Pinangunahan ni Senator Jinggoy Estrada ang public hearing ng Committee on Labor, Employment and Human Resources Development joint with Public Information and Mass Media. Ang agenda nito ay ukol sa S. No. 450, 460 at 1889 o ang Eddie Garcia Law ni na Senator Robin Padilla at Senator Lito Lapid. Sa nasabing Senate hearing dumalo ang ilang artista tulad ni na Ding Dong Dantes, Isa Calzado at Rex Cortez. Dito, sinabi ni Ding Dong Dantes na panahon na para magkaroon ng batas na magpoprotekta sa mga artista partikular na sa usapin ng sobra-sobrang oras ng pagtatrabaho. Inamin nitong umaabot ng ilang oras o araw ang pagtatrabaho ng nasa film industry dahil walang magawa ang mga ito kapag sinabi ng production na kailangan tapusin ang pelikula. Hindi aniya makaangal ang mga artista dahil wala silang batas na sasandalan na ang sinasabi ay maximum of 16 hours lamang sila dapat magtrabaho. Bukod sa mga artistang nakikita lamang sa mga kamera, binigyan din ni Dantes na kailangan kasama sa batas na binubuo ang mga crew o mga taong nasa likod ng kamera na kung saan mas matindi pa ang dinaranas na pagod dahil sa mga materyales na binubuhat ng mga ito sa set. Sinang-ayunan naman ni Isa Calzado ang mga sinabi ni Ding Dong Dantes, sa katunayan aniya siya din ay biktima ng sobra-sobrang oras ng pagtatrabaho bilang artista ng isang production. Ayon sa pagsisiwalat nito may isang pagkakataon na umabot ng halos 36 hours siyang nagtrabaho dahil sa palipat-lipat na lokasyon, dito sinabi ni Calzado na ang bayad noon ay pang isang araw lang. Dahil sa narinig mula kay Isa, napamura si Senator Jinggoy Estrada, dahil aniya sobrang lugi ang artista sa ganito at kulang pa ang sweldo sa pambayad ng hospital bill kapag nagkasakit ang mga ito. Dito na ipinasok ng artista na ang talagang concern ng batas na ito ay ang kalusugan ng mga nasa industriya ng pelikula. Marami na aniyang mga artistang casualty ng biglang pagkamatay dahil sa pagkakasakit o sa sobrang pagod ay nadidisgrasya sa set, kagaya na lamang ng yumaong veteranong aktor na si Eddie Garcia. Panuurin ang full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Thank you. Yes, Ding Dong. Pandagdag lang po. Since we are in the creative industry, sa totoo lang po yung mga performers, mas marami pong oras ang pahinga namin versus yung mga mas maraming tao sa set na literally and figuratively mas mabibigat at mas malalaki ang binubuhat. Kung doon po sa tanong na kung pakiusapan ay papayag ba mag-extend, I am pretty sure papayag at papayag po. Because sabi nga in the industry, because we are in the creative industry, we won't stop until we get the job done. Kaya it is our hope na meron po talagang kahit papaano framework sa pamamagitan ng batas na ito na pwede nating balikan. Kasi kung sa pakiusapan, sigurado papayag at papayag. Pero kung meron po tayong sinasandalan, at least may basihan po. And you're talking about yung artista. Papayag at papayag. Opo, everyone po eh. Everyone. Including those. Kami po ay papayag. Di siyempre lahat po damay-damay na. So gusto po namin yung protection na to, yung 16 hours, kung ano po mang number yon. In fact, wag lang po sanang mabalik sa dating practice. Whatever the committee agrees on is a win for us. Para lang across the board mula sa first person in or any person part of the crew across the board, whether artista po man or crew or staff, ay ma-protection na nitong working hours po na ito. May I know what was the previous practice before? Iba-iba po. Gusto niyo po ba yung best and worst naming lahat? Chair? Yeah. I mean, ang max ko po yata ay umabot ng 36 or 36 hours straight? Yes, palipat-lipat po ng location. 36 hours? Opo. Ano ito, TV or shooting? TV po. Okay. Non-stop po. Non-stop po. Non-stop yun. I mean, walang pahinga, walang tulog. Yes. Ay, chair. Yeah. Ang magiging pahinga noon ay kung halimbawa bumaklas, travel, kasi depende po yun. I think I've experienced that twice. You're talking 36 hours mga artista. Artista lang. So yun, ako po ito. Artista 36 hours. What more yung mga crew? Exactly. Mga production designer.
Mas matagal yun. Kaya po yun talaga ang hinihiling namin na ang dating nakagawian ay iiwan na natin sa nakaraan. Sir, 36 hours isa spot, Chair. Ang bayad sa inyo isang araw? Yes po. Tangin lang yan. Sir, strike off the record yung Sir, may huling pandagdag na lang po. Totoo po yan, may mga ganong realities po on the ground. Pero oh, pero ito pong mga pinopropose namin ay base sa mga best practices. Dahil napatunayan po na it is possible na kung ganito po ang ating window ay merong decent amount of creative output for as long as efficient po ang lahat at nagkakasundo. Yung sinabi po ni Mr. Coco Martin, totoo po yan, na posible po yan, at maganda pa rin ang kinalalabasan. Everybody is safe and happy across the board. Even the 16 hours has basis na it has been done. In fact, nung pandemic po, mas naging very, very strict po ang lahat. At nagkaroon din naman po ng mga magagandang output. Although, syempre, pag mas hinabaan pa natin yan, mas marami pa po tayo magagawa. So again, ang point ko lang po, yung these recommendations are based on the best practices na po, pwede po siyang mangyari kahit na may mga limitasyon pong ganito. Thank you, Ding Dong. Rest assured, itong 36 hours hindi mangyayari under this bill. No? If we have this, if this bill will be enacted in Tulosi, siguraduhin natin walang ganyan na mangyayari. Katulad ng sinabi ni Isa, yung nakaraan, iwanan na natin sa nakaraan. Yes. Isa yung sinasabi ng 36 hours, kasi I'm really bothered. Chair, yes. Pag 36 hours straight nagtatrabaho, iba na ang mukha mo nun eh. Agad na. Iba na reaction mo sa pag-arte. Gusto niyo maganda nun, medyo maganda ka pa naman, pero huwag na po ng 36 hours na walang tulog, tapos aarte ka, crying scene or whatever, maapektuhan din yung... Apo, gusto niyo pong magbigay po ako ng isang hemplo. Hindi ko na po sasabihin kung anong... Ano production? Itago sa pangalang... sa production na yan. Personally lang po, nangyari po ito. Pagtatapos po ng isang serye namin... pagod na po kaming lahat. Umabot po kami noon ng next day na, parang second day, magto 2 days straight kami noon. Ang tulog na po namin sa set. 9 a.m. po, hindi pa tapos yung first day namin. Lakunan po ang eksena. Hanggang sa natapos, nung nag-edit na po ang director, tumawag sa akin, Isadora, natutulog ka sa eksena. Sabi niya, nakunan po. Inaantok po ako, gumaganito po ako. Wala pong nakakita. Assistant director, cameraman, director, nobody saw it, makeup artist. Because everybody was sleepy. Everybody was no longer in the right frame of mind. Everyone was tired. Ako, it looked funny. Pero sa totoo po, hindi nakakatawa. Kasi po, palusugan nating lahat yon. Kaya po tayo nandito. Dahil, what is at stake? It is really our health. And while we're young, we can take it. But the older we get, the less money sometimes we are given. Okay. Oh, may nagre-react po. Sorry. It's true. Whether it is on the body. So, yun po. Kaya po tayo nandito. So, yun po. Tama po yung sinabi nyo. Hindi lang po sa hindi maganda. I mean, that's the least of my concerns kapag walang tulog. Yun po ay, am I still functioning as a basic human being? Nakatulog po ako sa isang eksena nang hindi ko alam at hindi nakita ng ibang tao sa paligid ko. Yun lang po. Mas mahal pa yung hospitalization expenses mo kaysa sa bayad sa'yo. Yes po. Actually po, nung nagka-COVID din ako, nung March 2020, I was admittedly working on 3 different sets, but it was from a lack of sleep. At kaya po, alam ko po na malaki ang lack of sleep, malaki po ang tama sa immune system. And I think the producers are well aware of it dahil marami ng casualties sa film industry. Marami na tayong mga director, mga ibang mga crew, artista na
namatay dahil nga because of overwork and over fatigue dito sa ating industriya. Yes, yes. Good morning. Anyway, matagal nang usap din ito. And I think doon na dito at naglabas na sila ng department order. According to study, yung efficiency ng performance or ng trabaho ng isang worker ay hanggang 12 oras lang. Pero dahil nga ang batas natin, ang 8 hours constitute today, pero dahil naiiba yung industriya natin, kaya pwede tayo magtrabaho hanggang 12 oras. Okay. Nakalagay sa department order na dahil nga may namatay, example si Ben Garamas. At dahil doon, nag-set na talaga sila, merong department ang dole na nag-aaral dahil sa kalusuga natin. At kaya ang usapin na hanggang 16 hours maximum ang pwedeng itrabaho, pero huwag naman lalampas doon dahil sabi nga ng dole, akala ko ba health ang pinag-uusapan natin. So, nag-set naman ang yung House version, yung House Bill number 1270 na ang working hours ay 8 to 12, but you can work na may overtime pay hanggang 16 hours. Yun ang maximum. Kaya base dun sa pag-aaral ng dole, at meron ang nakasulit yan, merong department order na doon nakalagay yung health and safety standards na dapat natin sundan. Ang position ko naman, as I've said during the last session at nung sa mga private consultation natin, na i-adapt na lang natin yung House Bill number 1270. At yung position ng mga producers na pwede silang mag hanggang 16 hours ay masusunod pa rin naman. Kasi yung 12 hours ay hindi kasama doon yung meal time. So bumalabas, magiging 14 hours din. At kung isasama mo yung egress, ingress, egress, eh aabot din ng 16 hours. So, para sa akin, mag-stick na lang tayo doon sa House version dahil win-win solution yan. Masusunod yung gusto ng producer at yung gusto ng mga workers. At ang isa pa, yung sekreto kasi, Mr. Chair, dapat yung kukunin mga producers, yung mga workers na marunong mag-pre-prod na hindi kayo nagsasayang ng oras sa set. Para pagdating, i-schedule ka kung kailang kakailangan. Para hindi na kayo magbayad ng overtime. So, at working time applies to everybody. Hindi lang para sa artista. Yes. At, Mr. Chair, for your information, minsan yung ibang natin mga artista ay nakatali sa isang kontrata sa isang network na pinirman nila na kahit na umabot ng 18 hours ang trabaho, hindi sila dapat magreklamo kasi nakalagay sa kontrata nila. So, pag maging batas itong working hours natin, ay mapapawalang bisa yung kontrata nila because it will go against the law of the land. So, yun lang po, Mr. Chair. Thank you for your insights. The chair will not adopt the House version of this bill. Maybe some provisions, but not in toto. Okay? Because we will still look have a technical working group before I submit my committee report to the plenary. As you were raising your hand,